Yeah. Yo, yo. Yeah. Mr. B Long. Ooh. Hi guys, good morning. Naka-encounter na ba kayo ng ganito? No? Pag inoon nyo, lumalabas yung check filter fluid info. Yan po ay ibig sabihin yung inyong maintenance interval ay na-meet na niya yung oras. Although nagpapalit naman kayo ng langis every 500 hours, pero lumalabas siya. Okay? So ang gagawin natin ay i-set uli natin siya sa zero. Para pagdating uli ng 500 hours, i-inform kayo na or depende po kung alin yung mga, halimbawa 500 hours need ng change oil, 1000 hours need ng hydraulic oil replace filter, ganyan. So na ini-inform niya kayo. Okay, nag-i-inform siya sa operator na dapat siya ay palitan, although pinalitan nyo naman. So ang dapat gawin ay hindi ito nilagyan ng hydraulic oil kaya hindi namin matesting. So ang dapat gawin ay i-reset yung maintenance interval. Okay? So paano ang ating gagawin? Katulad pa rin ng dati, doon sa mga nauna kong video, no, pupunta kayo sa service. Okay? Pagpunta nyo ng service, press nyo ang OK. And then enter nyo yung password. Mga ganitong model, luma. Okay, so ang password niya ay FF, tatlong F at saka 2, then press okay. Sa mga bago naman, yung 2015 model or yung monitor ay hindi ganito, tatlong 9 siya, 999 and then 2, then enter. Okay, enter. Okay, sa ganung model yung mga bago. Okay, balik tayo dito. So papasok tayo sa maintenance. Kung napapansin nyo noon, yung ating ginawa ay configuration. In-erase natin yung uninstall natin yung filter separator. Dito naman babaguhin natin yung maintenance. Binago to ko na kanina kaso ay may nakalimutan ako. And then tamang-tama habang nag-aantay ay ating videohan ko kung paano gagawin. Okay? So pagdating ng maintenance, press nyo yung OK. Pagka-press ng OK, lalabas yung filter fluid info. Pwede, itong isang option, recommended interval, pwede nyo baguhin yung interval. Katulad nito, yung coolant nya ay 3,000 hours. Yung hydraulic oil, kailangan ka mag-change oil ng every 2,000 hours. So, kung naka-change ka na ng hydraulic oil, ay hindi mo siya na-reset. Ito, naka-reset na eh. Zero na siya eh. So, iilaw pa rin siya. Bakit siya umiilaw? Kasi may nakalimutan ako yung hydraulic oil return filter. Imagine, 8,000 na siya. 2,000 hours yung interval na dapat ay magpapalit ka. Pero 8,000 na, hindi pa napapalitan sa program dito. Ibig sabihin, hindi niya na-reset. Hindi na-reset ng operator or ng technician. So, kaya siya ay umiilaw. Although kanina ay na-erase ko na, siguro sa bilis ko magpindot ay nakalimutan ko. Tingnan nyo yung iba. Lahat naka-zero na. Okay? Water separator, final drive, oil, yan. Okay. Engine oil filter, engine oil and engine oil filter, 500 yan, 500 hours. Fuel filter, 500 hours. Yan, second fuel. Ito, pwede mong baguhin ang interval. Press OK. So, babaguhin natin ang interval. Gawin natin 500 din. Okay. Press arrow up lang, mga katropa. Dito kayo para matuto tayo ng heavy. Nandito ang pera. Dati yan, pag may ganyan, natatakot na yung mga customer kaya tumatawag sila, i-reset ko yan. So, pera na agad yan. Okay.
and may mga 00, pero hindi naman yan naka-install dito. Now, erase nyo to, babalik tayo doon sa pag fuel filter fluid info. Okay? And then, press OK. Ayan. Tingnan nyo lahat yan kanina ay na-reset ko. So, pag mamadali ko lang siguro, ay meron akong nakalimutan. Press arrow down, arrow down, arrow down. Ayan. Ayan yung nakalimutan ko. And then, press OK, ha-highlight siya. Pag na-highlight ganyan, ang sabi dito ay cancel, reset. So, tingnan natin, pindutin natin to. Okay, ayaw. Ito, ayun ang arrow niya. No? Sabi niya ay reset hours. Reset na siya, 0. So, anong gagawin natin? Press OK. Ayan, 0 na siya. Ngayon, kukonfirm natin kung iilaw pa yung filter. Okay, yan na. Do-double check nyo. Pagka double check, dapat wala na siya uling lalabas na ilaw. So, natira na lang ay low hydraulic oil level. Kasi, pinalta ng filter base, hindi nadagdagan ng hydraulic oil. So, yan lamang mga kasama. Dagdag na informasyon. Okay? Sige po. Thank you and God bless.